Miss na miss ko na yung kuya ko, kakalbuin ko siya. At kayayain ko na siya magpagupit para naman magulo natin yung buhay niya. Ang ginagawa ka? Anong gagawa eh? Hindi nga ako makakailos. Anong pinara ko ulit sa... Hindi ako makakailos pa eh. Sakit mga tawa ko. Yo! Good day sa inyo mga boss. Nainip kasi ako sa bahay namin. So, bala ko munang umuwi. Tapos, doon naman tayo mag-aasik ng lagim. Ang gagawin ko, pipilitin ko siya magpagupit sa akin para kakalbuin ko siya. Ano kaya magiging reaction niya kapag pinagtripan ko siya? Palagay mo, Miko, ano magiging reaction ni Tito pagkakinalbo ko? Kalbo. Kalbo? Ano magiging reaction? Magagalit si Tito, hindi? Eh, mainit pa naman din ulo nun. Lalo na pag kinalbo. Yeah, he's out. Update ko lang kayo mga boss. Nandirito na pala ako sa lugar namin. So, ayun yung bahay ni La Kuya. Gugupitan na natin siya. Pupuntahan ko. At kayayain ko na siya magpagupit para naman magulo natin yung buhay niya. Sige mga boss, puntahan mo na natin siya. Papa mo, PJ. Ay, ba, Miko, maglalaro ka na kaagad? Bihis ka muna doon kay Mama. Bihis ka muna doon kay Mama. Yeah! Oh! Ang ginagawa ka? Ang gagawa eh, hindi nga ako makakilos. Gupitan sana kita eh. Gupitan sana kita eh. Tingin nga. Mag-apa rin? Ha? Laka na ng pene at magwarad ah. Pagod na napasyal ka. Eh, sakto. Nainip ako sa bahay. Kaya, pumasyal kami dito. Ano kita magugupitan yan? Sobrang sakit, di ka makabangon? Ilipat ko para magpapalabas. Pag-ilipat din kayo umaga. Ay. Oo, pampisilin yan. Sakit. Sobrang sakit? Naligo ka na ba niya? Dapat araw-araw ka naliligo. Maliligo eh, hindi nga kapunta ng banyo. Wala nga maligo ako dito sa gaan na to. Bilisan mo mag-recover ya. Samahan mo ako man trip. Nakakalungkot pag mag-isa lang nang trip. Iba pa rin pagkasama ka. Marami nagtitiwala sa'yo na kaya mong lagpasan yung mga naranasan mo ngayon. Hindi kita magugupitan ngayon. Buisit kasi yung sakit na yan eh. Nasira tuloy yung mga plano ko. Hindi ko kasi alam na hindi ka na naman makabangon eh. Sige na ya. Love ya. Inip kaya. Dating malakas, dating kulokoy. Ganyan na. Dahil nagkasakit. Kaya tayo mga boss, alagaan natin lagi yung katawan natin. Huwag natin hayaan na yung abuso yung katawan ninyo. Dahil lalo na pagdating sa mga alak-alak na yan. Dahil yung abuso yun, hanggat malakas kayo, gamitin niyo sa maayos. Ah, sige na yan. Punta muna ako dito sa labas. Ah, sige. Mga boss, merong bad news. Dahil yung pinaplano ko na manggugulo tayo ng buhay, yun. Hindi ko akalain na hindi na naman makalakad si Kuya dahil sa etching sakit. So, sasamantalain ko na itong nandirito ako sa bahay namin. Dahil sinali ko pala yung mga anak ko sa photoshoot
liking challenge sa Facebook. Ito pala yung site. So mga boss, paki-suportahan po yung mga anak ko. Sana paki-like po pag nakita nyo. So yun, start na natin yung photoshoot. Tapos na tayo sa photoshoot ng mga anak ko. So, waitings na lang tayo. Send na natin yung mga photos nila dun sa webpage na photoshoot challenge para sa mga bata. Ang gagawin ko na lang, tutour ko kayo dito sa resort namin. Kung gusto nyo palang mag-swimming dito, i-message nyo lang po itong page na to. Ting! Para malaman nyo po kung magkano at yung mga iba pang information. Pwede po ditong mag-team building, kung ano-ano pa. Basta, bahala kayo kung anong gusto mag-gawin dito. Magka-nudang kayo sa swimming pool, kayo nang bahala. Tara, tour ko kayo. Dito sa bahay mga boss, pwede ka mag-arkila ng mga kubo. Pero meron din naman ditong pabilyong kagaya niyan. May isang long table, pero kung gusto nyo ng maraming lamesa, pwede kayo mag-arkila. Yan lang yung may swimming pool. Ayan, may nagsiswimming pa o mga boss. Kitang-kita nyo naman. Sinundan pa ng advance. Oy, si ating Nikki nga pala to. Nakalimutan ko kasi kaninang kunin yung mga susi kasi gusto kong buksan yung mga pinto. Ito nga pala yung room number 1. So, kung 5 person to 4 person kayo, pwede na kayo dito. Kaso nga lang mga boss, pasensya na. Kasi hindi pa nalilinis kasi kakatapos lang gamitin nung nag-overnight kanina. Kaya medyo madumi pa dyan. Tapos, yan, ako yung mga sheesh, sheesh. O, kita nyo, may ihi pa, dilaw na dilaw. So, tara, tingnan natin yung banda sa higaan. Sa higaan naman, kitang-kita nyo naman, wala pang sapin. Diba? Kitang-kita nyo, wala pang sapin kasi nga tinanggal, kasi nga naputukan. Noong mga natulog. Naputukan ng Red Horse, mga boss ha, mali kayo nang iniisip. Baka mamaya kung ano-anong iniisip nyo. Dito naman po yung room number 2. Ang tawag po namin dito is small room lang po. Good for 2 person lang siya kasi maliit lang yung room talaga. Wala rin sa pen kasi yung mga nag-overnight naputukan nga talaga kasi nila ng Red Horse mga boss. Tapos yung mga sumunod na kwarto dyan sa room number 2, ganun lang din kasi lalaki katulad ng room number 2. Pero mga boss, sulit naman dito. Napakaputi ng tubig. So yun po mga boss. Tapos ko na po kayong i-tour sa bahay. So, mag-message lang po kayo kung gusto nyo mag-swimming dito sa lugar namin. Salamat! Peace out!